Yo kapatid, magandang araw sa inyo lahat. Ngayong August 2021, ginagawa ko tong video na ito ay Pitcha 2, no? Baka back to basic muna tayo dahil masyado na tayo napapalaot sa mga video natin ng Arhan, no? At saka sa pagiging busy ni Kuya. So ngayon siguro ay puro basic muna lahat, no? Kasi gusto ko talagang ang tutorial ko ay para sa mga hindi mekaniko, no? Although mekaniko okay lang naman manood, no? Pero at least kayo kasi mga kapatid, siyempre mga basic eh alam nyo na, pero yung mga kaibigan natin na hindi pa gaanong marunong eh tulungan natin, no? So ngayon magpapalit tayo ng steering cone ng TMX155. Similar ito kapatid sa pag nagpapalit ka ng steering cone ng CG150, mga Supremo, Barako, halos ganito rin ito kapatid, no? Hindi nag-iiba. So kung mag-iiba man, yung kanyang itsura lang. Pero yung mga tatanggalin ay yun pa rin. Okay, simulan na natin. Okay kapatid, ang una nating tatanggalin ay itong axle, no? Itong axle. So tatanggalin natin yung gulong. Kapag natanggal na natin yung gulong, na hindi natin ito mailabas, yung pinaka-panel, no? Pag hindi natin mailabas yan, matanggal, mahiwalay sa hub, eh magluluwag tayo ng preno, itong adjuster ng handbrake cable. So kapag naiwalay na natin, siyempre tatabi na natin, isusunod natin itong tapaludo at saka itong mga bolt na humahawak sa shock, no? So yan yung una natin gagawin, no? Tara, tirahin na natin. Kagayaan ito lang, hindi nyo mahugot, no? So, i-screwin nyo lang yung part na ito. Yan nyo sa tornilyohan. Yan, i-screwin nyo lang. Try nyo lang ibuka, no? Kabilaan. At saka ito. So, pwede nyong lagyan ng screw para naka-steady lang siya. Yan. So, minsan kumakapit dito at kumakapit dito sa taas, kaya minsan kailangan natin yung dalawa, no? Yan. Okay kapatid, ang laman itong loob nito ay may mga rubber ito na para hindi magkaroon ng vibration. Yan. So may lagayan naman, may upuan talaga, no? At saka dito sa taas. Ayan. So ito replacement na ito eh. Kasi ito replacement na lang din to, mga stainless. So sa kabila kapatid, ganun din ano, ganun din dito sa kabila. Okay kapatid, kapag natanggal na natin yung shock, yung gulong, yung tapaludo, so tatanggalin na rin natin ito kasi tinanggal na natin kanina yung nut nitong senior post, no? So tatanggalin lang natin yan. So kung yung motor ninyo ay kung may tangke, so balutan nyo na lang ng kahit anong klase ng pamunas para hindi mayuti or hindi magasgasan kung sakaling may malalaglag na matigas na bagay kagaya ng mga socket, itong bracket na ito, no? So iaangat nyo lang kapatid, no? So minsan sumisikip dito. Yan, sumisikip yan dito, kaya kailangan minsan bigyan natin ng pukpok para matanggal. Okay? Yan. So may mga ibang technique nito kapatid na hindi na siya tanggal yung shock. So ito pinakita ko lang sa inyo yung proseso, yung tamang proseso. Although pwede rin naman yung hindi na siya tanggal yung shock, depende sa magtatanggal. At isa na kabisado lang, kabisado nyo lang kung paano kinakabit. Kasi sa pagbabaklas nun ay madali lang, pero yung pagkakabit nun medyo mahihirap ang kalalunod kung mag-isa ka lang.
No? So, ang pagtatanggal naman itong steering stem natin kapalit ay may nut lang siya dito, no? Yan. Kinakamay lang ito. Kahit ihigpitan, minsan kinakamay lang din. Kapatid, kapag diyan muna kayo sa lalim, kapag hindi nyo matanggal, no, yung dumadaplos lang yung axle natin dahil knuckle bearing naman ito, so lalagyan lang natin ng panikwat dito or screwdriver, pero mas maigi kapatid kung mga flat siya, no, yung mga panikwat. So ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa yan, panikwat. Sisikwatin nyo lang kapatid yung pinaka labas, no, yung pinaka outer ng steering cord. Yan. At yun ang a-axle ninyo. Okay. Taas na naman. Okay. So kapatid, tapos na tayo sa pagtatanggal, no? Ikakabit na naman natin. Okay kapatid, yung ikakabit natin ay knuckle bearing, no? So yung mga outer nito, itong dalawang outer nito ay ano yan siya, universal, kahit saan yan siya ikabit natin, ano? Taas or baba, no? Yan. So kapag ipapasok mo yung parting pantaas, so, ismutan mo lang ang palo kapatid para hindi naman magasgas yung pinaka-bearing niya, yung outer ng bearing. So, sa parting ilalim naman kapatid, medyo mayroong ano ito, technique kung paano yung kinakabit, no? Ang discarding lang natin ay ipapasok lang natin ng konti. Yan, kapag napasok na ng konti, kukunin natin yung luma nating steering cone, yan, yung outer. So, siya ang iba pang press in natin doon sa bagong steering cone. Ingat-ingat lang, baka mapalo ang kamay ninyo. So, lalong-lalo na sa mga XRM125, no? Sa mga nagpaplanong magpalit ng steering cone na XRM125, so mas kailangan nyo talagang ikabit gamit yung luma niyang steering cone. Okay kapatid, sa pagtatanggal nitong bearing na ito nung nasa ilalim ng steam, so may mga technique dyan. Ito, kinakamay lang naman to, eh. So ilalagay nyo lang po yung nut. Yan. Pagkalagay nyo ng nut, sisinsilin nyo lang dito. So kaya natin nilagay yung nut kapatid kasi sisinsilin natin siya ng nakapwesto pa ganyan para hindi ma-injury yung kanyang tread. So, huwag nyo itong itatapon kapatid, no? Kakailanganin natin ito mamaya. Okay kapatid, so dito sa dalawang bearing na ito, may pang ilalim at may pang ibabaw dito, no? Hindi kagaya ito nung pang labas na ikinabit natin. So, yung malaking butas sa inner diameter niya, yan yung pang ilalim. At yung maliit naman ang butas, yun yung pang ibabaw. So, madali lang naman malalaman kung pang ilalim o pang ibabaw. Kapag itinusok mong ganyan na hindi pumasok, na hanggang dyan lang, no, ibig sabihin niya kapatid ay pang ibabaw. So, testing natin tong isa, no. So, ito, testing natin. So, pumasok siya, ibig sabihin, siya yung pang ilalim. Okay, madali nyo lang malalaman ito. At itong luma niya kapatid na bearing, na nabasag na bearing, yan din ang igagamitin natin na pangpasok dito sa knuckle bearing natin na ikakabit na bago. So, ang pang-discarte dito ay ito lang ang pupukin mo, no? Kabilaan. So, iingatan nyo lang baka tamaan yung thread. Pero itong steam niya, itong post, okay lang kahit na matamaan nyo.
kapag ginanasaan nyo kapatid, kailangan i-press nyo yung grasa para mag-penetrate hanggang loob ng knuckle, no, ng mga stick bearing niya. Hanggat may nakikita kayong espasyo na pwedeng paglagyan ng grasa, lagyan nyo ng grasa. Para mas medyo tumagal-tagal ang buhay ng bearing natin. Hindi naman required kapatid na sobrang dami dahil ilalabas din yan ng bearing katagalan. Kaya lang mas maigi ng may grasa sa loob para lumabas man yung iba at least may matitira pa. Ikakabit na natin yung steering stem at syempre kailangan siguraduhin may grasa, no? Tapos yung kanyang nut. So kapatid, kapag naikabit nyo na, no, higpitan nyo ng todong-todong gamit ang kamay ninyo. No? Tapinan nyo ng pamunas para hindi masaktan. Masakit yan eh. Yan. So, ayan na yung pinaka mahigpit niya. Yan. So, ang gagawin mo dyan kapatid ay sisindugin mo lang ng konting-kunti lang dito sa ilalim ng martilyo para aling hindi pa nagpit yung mga bearing dito ay mapipit sa pagpukpuk natin dito sa ilalim. Okay? So, dahil mahigpit na ito, no? Luluagan natin kapatid ng kamay lang rin na kailangan wala siyang clearance, no? Papunta sa hulihan at pabalik dito sa harapan. So pag kinakalog natin yung paganyan, dapat kapatid wala kang mararamdamang clearance. At pag ginagalaw mo yung steering stem, dapat walang maganit, wala kang nararamdaman na medyo sumasabit na bakal, no? So gamit lang rin yung kamay ninyo kapatid at pamunas para sa safety ng dali ng palad ninyo, hindi masaktan. So luagan lang po natin ng konti itong nut na ito, no? So babantayan nyo lang po kapatid na kailangan medyo hindi siya maganit. So kagaya niyan, hindi na maganit at walang kalog, no? Ayan. So kung mahihigpitan mo ito ng gusto kapatid, gaganit ito. Kaya ang kailangan dito ay medyo maluag lang. Yan. Pero kung masusubrahan mo naman ng maluag, ng luag, no, masusubrahan mo siya, although maluag at walang kalog, pero kapatid, ang tendency nun ay mas mabilis siyang kakalog. Kaya dapat medyo mahigpit ng konti, no, na malambot pa rin ito, itong steam natin. Malambot pa rin igalaw na wala kang nararamdamang parang sumasayad na bakal o maganit, no, yan. So ito, okay na ito. Medyo may tigas ng konti pero hindi maganit, no? Walang lumalaban na bakal. So ganun lang kapatid yung technique dito. Ayan, ikakabit na natin. Ang discarte dito kapatid sa pagkakabit naman ito, kung ano yung pinakahuli natin tinanggal. Tinanggal kanina, siya naman ang unahin natin ikabit ngayon, no? Pasensya na kayo dito sa area ko at busy na talaga sila, marami nang ginagawa. Okay, so ang huli natin tinanggal kapatid ay yung assembly ng manubela, kaya yun ay kakabit natin kagad. Okay, yung mga kable kapatid, bago kayo magtanggal, dapat alam niyo kung saan nakalagay yung mga kable, kung saan nakarota, dahil pag nagkamali kayo dyan, may possibility magbaklas ulit kayo. Ito kapatid, huwag niyong kakalimutan. So yung pagkabit natin ng shock, one at a time lang. Kumbaga, kaliwa lang muna, kaliwa, or kanan lang muna. No, isa-isa lang. Okay kapatid, kapag nahigpitan na natin ito, no, dahil pantay na siya, ito, at saka itong kabila. So ito lang ang una nating hihigpitan. Yan, ito lang dalawa na ito. Pagkatapos niya kapatid, isaka natin, isusunod, higpitan itong nut dito. Para pagbaba nito kapatid at pagbaba nito, kasama yung shock bababa, no? Kasama yung shock bababa. So kasi kapag hinigpitan mo na to dito at mahigpit na rin dito,
kapag hinigpitan mo ito ay possibility mabasag dito, no? So after natin mahigpitan doon sa center post natin ay ikakabit na natin itong tornilyo dito at yung mga nakalagay dito, yung bracket ng busina, yung bracket ng emblem, tapaludo at saka gulong, no? At pagkatapos ng gawalit ay imamaneuver nyo, i-testing nyo kung okay na, no? So ipapass forward ko na lang para mas mabilis.